has been eons of years ago. Same ship, same earth. In contrast to my generation, what these earthlings have tasted during the 21st century is just a slight glimpse of what awaits 100 years later. Outcomes from progress can usually be foreseen as positive, but negative aspects also might occur. Progress can help make the path into the future a better one to travel on. The more people know, the more they can contribute to society as a whole. With each passing day, people age, babies are born, and people die. Yet, as each day passes on, what happens to the population? And what happens to our environment? Styrofoam is as much a part of our everyday existence as cotton and plastics. It is extensively used in making disposable cutlery like cups and plates, CD and DVD cases, packing materials, smoke detectors, and home insulation. Styrofoam is one of the most preferred items for architects and is frequently used in concrete forms. It has air pockets that make it excellent as an insulator. Because of its durability and lightness, it is used in roofs and slabs to prevent any outward damages. Sudlan sa among mga slice na cake, nahi mo palit. Kuan siya kung nahi mo palit kung slice. Kanto na siya. Basta sa yung na siya, kagi siya, dili na wala na yung hugasan. Why has? Why has? Ang advantage po sa styrofoam, for example, Dili daw ang para sa ko ang advantage ng isa lang ang advantage na kuan gold styrofoam kay dali ang nasa magamit na kuan ba kanang mas dili bitaw ang ID or mas dili niya si ba. But have you ever wondered how styrofoam is bad for the environment? Looking back at all these positives, it appears that styrofoam was a material that was too good to be true. Much like DDT, which was originally heralded as a miracle pesticide until it was eventually proven to be non-water soluble and would build up to toxic levels and underground water tables. Styrofoam has its own dark secrets that took many years to discover. It has a lot of unfavorable qualities too that are truly harmful to both human and environment. Maka-down sa itong Mother Earth. It's set up sa ito, of course, sa itong health, of course, diba? We all know naman sa mga makikita mo natin sa mga news. So, of course, it's on health, of course, like yung watch. So, yung sa mga plastic style, of course, grabe dito ang impact sa itong health. So, sa pagdepende na sa gamit sa kanong customer ba, kaya ito naman sa gawas nyo sila, ha? Kaya ilahaban na sa sumugod o ilahaban, post pa sila siya o ginagawaan sa sumayor sa nato. Para siyang nakita ang disadvantages na niya. Siguro, i-lesson ko ng pagkamit. Ang alternative na po sa pagkamit, kung parang nakamukha ka pa rin sa other alternatives, but if I have a chance, pwede na makarami. So, we can provide
like sample sa munchkins, handing boxes. Like sample na mo, at least makasip taga may. So, kana siya, kanang, ang wala lang ikuan ba, di, wala na namang i-tolerate nga ang product, init kaayo siya, or makaw siya, o ganang dami sa styro, direct din sa styro ang mga product nito. Wala na namang i-tolerate. Ang amo is, nag-happen me og ganang, before siya ikuan, just like sa amo ang pan chicken burgers, yamo na i-drain ang iyahan ka ng oil. Okay, mao na yung mga cost niya ka ng malanay ang ganang kuan. Ang styro. So, amo nang i-drain first before na namoy butang sa kuan sa styro para dili siya ang cost ka ng kanang siya ang chemical sa styro dili mapto sa product. Kanang product kan kung dinas sa ta. Karon kay ba na ta na styrofoam gamiton na jud na sa mga kuan, di ba? Mga fast food, mga restaurant or kuan like packaging. Nya dili ra na siya kanang harmful sa mga tao kundi harmful sa nasa sa environment. So as a student, I suggest na magamit ang mga paper bag. Maybe we can use plates sa kanang mga kanang fast foods instead of so you be student. I think na kailangan ta mag-recycle para dili na kita magamit og mga kanang mga plastic and then styrofoam. Kay makadaot na siya, di ba? Like duwi kina siya ma-decompose niya. Mupile up na siya sa mga garbage dump sites niya. Murag unhealthy kayo para nako ang paggamit sa ang pag-reuse sa styrofoam kay kailangan natong gamiton ang 3R: reuse, reduce ug recycle. Ang reuse kailangan nato magamit nato balik ang ato mga nabilin nga styro aron malesen nato ang paglabay og styrofoam sa mga basurahan. Ikaduha, ang recycle pwede nato pwede na tayo recycle ang mga styrofoam nga makahimo taog laing material nga nang kapakipakinabang nato. Ang ikatulo, reduce, kailangan nato nga malesen ang mga styrofoam sa basura aron dili na mapuno ang basurahan aron dili siya makakontribute sa pollution o sa genius nga friend buwan daw ka nang mag-practice taog use sa paper bags. Then when we go shopping or in ana, dili tamo use mga plastic or in ana ating to lessen the pollution. Diba kay, kung gamit ka na plastic, kuha na ba siya, non-biodegradable, mm-hmm. Mano yung isulti na, bright na ba siya? That's the point.